Yo no? Magaling? Magaling? Very good. Excelente. Tamay. MJ. Yes, Idol. Meron akong challenge sa inyo. Ano? Kaya yes, niyo bang gawin yung ginawa nila kanina? Idol, nakita pero nakita ko, Idol, tapos gumanong pa eh. Nag-split pa, Idol, di ka kaya. Yung sipa-sipa, MJ, kaya mo, yung sumisipa. Para may sipa, alam ko yung gumawa, ganun-ganun, Idol. Eh, kahit konti lang, pwede ba? Pwede natin makita yung, tawag ito, dalawa kayo, challenge? Huwag split, Idol. Pwede split, sige. Huwag yung subukan, huwag yung split. Sige, dance challenge. Ito, si MJ, si Chang Marx versus UK New Me. Talaga kaya, Idol? And I concede. And the winner goes to siyempre kay UK tsaka UK. Siguro pwede tayong magpaturo dito sa dalawa. Oo. Ng karate. Oo. Sumisipa-sipa eh. Kung po pa siguro. At sabay na sabay, Idol. Ha? Sabay na sabay yung pagsipa nila. Gumagaling. Kaya nga, nag-practice sila kanina. Nakita ko naman. Magaling to. Gumagaling ng gumagaling araw-araw. Hi, boy. Sobra, Idol. Chang Marx, ilan na ba yung followers mo sa Idol? Social actually, media? Hindi nyo naitatanong. 199,000 pa ang kulang para maging 200,000. Ibig sabihin, 1,000 lang ang followers mo? Idol, hindi nga umabot eh. Alam mo, buti pa si Yuki at si Yumi. Okay, ikaw MJ, ilan? 52,000 lang, Idol. Alam mo, pinost ko na ngayon, sumayo kami ni Chang Marx eh. Nilalang lang niya yung Idol. At hashtag ko na rin yung RITE Dancers para maligaw sa page namin yung mga nagpa-follow sa kanila. Okay. Ikaw naman, Yumi, ilan na? 2.150. Wow! 2.150! TikTok ka! At ikaw naman, Yuki? 800,000 po ang kulang. Ayun naman. Wow! Akala ka mag-isagod lang. 800,000 ang kulang. Okay. O dapat si Yumi i-shout out na kami sa TikTok niya mamaya. Okay. Ako, 500,000 na lang kulang ko. Para maging 2 million. Correct. Tama, para maging sa TikTok yun. Oo nga, oo nga. Okay, anyway, mamaya na muna yung mga social media na importante, yung ating mga kasong tatalakay ngayong araw. Chang Marx, ano ba yun? Nako, ito Idol, marami ang nagtag sa atin tungkol sa pagdukot ha sa isang truck driver ng isang grupo ng kalalakihan sa Baguio City. Ito, panoorin ninyo. Sarapin, gusto ko kong magpatulong sa pagdukot nila sa anak ko na hindi ko po sila kilala. Gusto ko kong makamit ang ustisya kasi nilibing namin yung anak ko na Naku, Idol, tungkol ito sa isang lalaki na mukhang na-miss maging binata. Ito, iniwan. Iba naman to, Idol, abo ko dun sa masayalang nakita natin. Itong next natin na kaso, iniwan kasi niya ang pamilya niya para araw-gabi. Nako, ang inuman at lakwat siya kasama ang mga barkada. At syempre, nang chichiks pa itong si kuya. Pero ito raw ang mas masakit. Panoorin niyo. Jordan, Anseco, bakit mo nasabi na hindi mo anak yung anak natin? Tapos nga sasabihin mo, pera lang yung habol ko sa sustento sa bata. Hindi yun yung habol ko. Hustisya namin mag-ina yung mga paratang mo. Tapos iiwan mo lang kami sa ere na wala man lang closure. Ano kami basura na basta-basta mo lang iwan? Sana po, Sir Rafi, matulungan niyo po kami mag-ina na makamit yung hustisya namin. Salamat po. Kaya sambayan ang keyboard warrior, sumanda na dahil eto na si Maring MJ! Hola mga keyboard warrior! Action na drama pa! This is it! Kaya magbakbaka na tayo sa livestream ng Idol in Action sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Paalala lang po ha, bawal magmura, bawal ang bastos sa comment section po natin. At kung meron kayong sumbong, handa na siya, Kapitana Carol!
ng RTIA dahil dito mga ka-idol, pumapasok ang inyong mga reklamo sa amin. At araw-araw namin binibigyan ng action yan. Kaya, ano pa bang hinihintay natin, idol? Go! Bakbakan na! Yeah! Yeah! Idol! Ayaw na naman ni idol sumagot. Idol! Pa! Yung hiwa ko, idol! Baka bumuka! Okay na, sige, tama na! Okay na, Carol! Salamat! Yeah! Kapitan, Carol. Okay, sige. Oh, tama na, mukhang bago ka maging malaswa. Mamaya na. Okay, mamaya na yan, mga pinagsasabi mo. Okay, ngayon naman, dito na tayo sa ating random tulong. At papasok dito, sina Yuki and Yumi. At anong tawag sa inyong dalawa? Bearer of Good News! At siyempre, Bearer of Good News, tama nga naman sila, tumpak na tumpak, sapagkat ang mapipili namin ngayon na nagpadala po sa amin ng message at kanilang mga phone number ay mabibigyan ng good news na 5,000 pesos! Ayun! Okay? Sige, agulungin na yan yung mga nagte-text dyan, yung mga nagme-message dyan sa ating YT at FB na page. Okay, sige, ngayon, ito. Opang! Sino naman ito? Yan. 5,000 pesos. Hatid ng Uling Roast. Sumoto sa siya. Pasensya. Anong pangalan niya? Ella Alden. Ella! Sige. Pakidial Yuki. Si Ella. Si Madam Ella. Taga saan kaya si Madam Ella? Hindi ba sinabi niya kung taga saan siya? Okay. Ano kayang ginagawa niya sa mga oras na ito? Mm-hmm. Baka nagluluto. O baka naglalaba. Nagugas ng pinggan. Anything na para to keep her busy. Ganun naman talaga tayo mga Pilipino. Lalo pag mga kababaihan, mga housewife, masisipag yan. Ginagawa nila yung mga gawaing bahay umaga pa lamang. Para pag nasa hapon, relax na sila. Pagdating ni Mr. sasalubungin, hello darling. Oh. Sabi ni darling, I'm home. Wow, ha? Tapos si darling, amoy alak. Yo! Tapos tinanong si Minnie Mrs., nasaan na yung sweldo mo? Wale. Ininom. Aray ko. Hindi naman ganon ang mga Pilipino. Meron lang iba, iilan-ilan. At yun ang napapatulfo. Pero itong si ma'am, hindi. Hindi sige po siya sumasagot. Hindi sumasagot, tinabla tayo. Opo, dalawang beses na po niya denial. Okay, so baka ayaw niyo talaga ng biyaya, eh, huwag natin pilitin. Aba, mahirap yun. Pipilitin natin yung ayaw. Twice mo denial, tapos opo, twice na pinipindot. O, di pilit. Tayo ulit tayo. Aba, yan. Ayaw niyo ng 5,000 pesos. Anong pangalan nun? Ella. Ella, ayaw mo ng 5,000, it's okay. Eh, mahirap yung tumanggi sa grasya. Diba? Ikaw rin. Diba, mimigyan na namin sa iba. Sige, sino naman to? Si Rose. Si Rose naman. Hindi kaya si Rosie sa taas? Si Rosie YC? YT? Okay. Tingnan ko nga, baka mamaya mga kaibigan nyo lang ito, ha? Kaibigan to ni Dabianas? Ha? Maxima. Maxima. Kabalik na siya ni Dabiana kasi sobrang pitit niya. Okay. Anong pangalan? Rose, either. Rose, sige, pakidara si Rose. Tingnan natin. Kung tatablahin ba tayo ni Rose? O tatanggapin niya ng buong-buo yung 5,000. Tanggapin niya mula sa kanyang puso. I-welcome na tayo sa kanyang puso sapagkat magbibigay tayo sa kanya ng 5,000 pesos. Rose! Rose! Pakisagot na ma'am, please lang. Naku, mukhang hindi ata buenas yung ating araw ngayon. Oh, Rose! Rose! Hello, Rose! O baka may problema yung ating telepono? Ha? Imposible naman, 2 in a row. Hello, Rose! Ah, ha. Rose? Hello, Rose? Okay. So, ano gagawin natin? Hulaan nyo. Kung kaya nyo hulaan dalawa, bigyan kayo ng cornic at saka popcorn. Matik na yan. Pag hindi natin mapakinggan, redial o delete kaya, dial tayo ng panibago. Okay. Diba? Rose, kung nakikinig ka, sige, si Rose mismo. Kung nakikinig ka, Rose, nanonood ka ngayon, papatay namin telepono, total. Ikaw yung unang maswerte yung tinawag namin na sinagot kami. Baka pwede yung mayulayo ka. Pumunta ka, ma'am, sa bintana o sa labas, sa garahe. Nalabas. Nasa labas na ako kayo? Si Rapi, ito, atawa niya, atawa ni Rose ito. Ano pa? Asawa? Atawa ni Rose. Si Mister, okay. Sir, anong pangalan niyo po, sir? Jing. James. James, taga-saan po kayo, Sir James? Sa Bacoor. Bacoor, Cavite. Ano pong trabaho niyo, Sir James? Wala po.
Si Mrs., si Ma'am Rose, ang trabaho? Na, wala na rin po. Sir. Wala rin. So, paano kayo nagsusurvive? Dalawa? Ano? Sa kamag-anak ko. Ah, so umasa lang kayo sa kamag-anak. Part-time, part-time, sir. Part-time, part-time. O pwede na rin yan, at least okay. Meron kaysa naman wala. Okay, ilan po anak okay. Nyo? Wala ako kami anak, sir. Ah, okay. Then, nakatulong yan dahil di wala kayong anak. Ibig sabihin, wala kayong masyadong problemahin. Kundi kayo lang, may sarili nyo lang. So, pwede na sinusuportan kayo ng mga kamag-anak niya. Pero ito, sir, magbibigay ako ng suporta sa inyo ng 5,000 pesos! Okay ba yun? Oh. Ngayon, sir, ang tanong, ano ba yung paborito ko manok, sir? Uling roaster. At ano sinasabi ko pag sa uling roasters? Sumobra ang sarap. Pasensya na. Yun! Pagpasensya nyo na po ang 5,000 pesos plus uling roasters! Bago pa mag-PPM ang dating sa inyo. Thank you po, sir. At meron tayong accomplishment report. Sir Rafi, nakuha na po namin yung random tulong na 5,000. Salamat po. Nakuha na rin po namin yung uling rooster. Sa sobrang sarap. Pasensya na. At ngayon, simulan natin ang ating unang kaso. Makakausap po natin si Ma'am Linda Lagman. Siya po yung nanay nung nakita po natin sa video na isa pong lalaki na dinudukot po sa harap ng kanyang bahay. Pwede ba natin panoorin one more time yung video? Yeah. Okay, yan po yun. Yun, pulang SUV. Pilit na pinapasok po yung isang lalaki. Yan po yung victim. Okay. Alright, at yung kumukuha ng video yan, mga... bystander. In fact, may isang taxi driver dyan na kinukunan din ng video yung plate number. Alright. Now, unfortunately, yung pong plate number ay ninakaw po yan. Ibig sabihin, hindi po yan talaga ang tunay na plate number nung sasakyan. Okay? So, ngayon, mag-i-interview po tayo. Gagawa po tayo ng mga investigasyon. Susubukan po natin sa abot natin mga kaya kung ano ba talaga ang nangyari at bakit nangyari ang nangyari, di ba? Umpisahan po natin kausapin si Ma'am Linda Lagman. Ma'am Linda, magandang umaga po. Magandang umaga po, Idol. Dinukot po na anak nyo ay si Harjan. Opo, Idol. Saan po siya nagtatrabaho, Ma'am? Doon po, nagmamaniho po sa help ng pamangkin ko po, Idol. Gaano niyo po katagal ginagawa yan? Noong una po, nag-drive sa mga... gasol po, Idol. Okay. Pagkatapos, tinawag yung pamangkin ko noong October po, Idol. Okay. So, bago po yung pangyari, wala ho ba siyang natatanggap ng mga pagbabanta? Wala ho ba siyang nasasabi sa inyo? O nagpapakita ng mga kakaibang kilos na hindi na po siya komportable sa mga kaganapan, sa kanyang buhay, etc.? Wala ho bang ganon? Wala naman, Idol. Ma'am, pasensya naman, ma, pero I have to ask you a very hard question. Hindi ho ba siya involved sa mga hindi magandang gawain? Wala naman, Idol. Wala siyang record naman, Idol. Wala po siyang record. Na-check na po namin yan. Chinek po namin sa barangay. Wala siyang record. Wala po siya sa watchlist ng barangay. At wala rin po siya sa watchlist ng ating PNP, Order of Battle, kung tawagin ng PDEA, doon sa mga drugs watchlist. Wala po siya. So, malinis po ang record niya. Okay. However, ma'am, kasi yung the way na dinukot siya and then the way nung pag-p***ang sa kanya, lumilitaw dito na meron talagang mga tao o isang tao na sobrang kasalanan ang nagawa niya sa kanila. Kaya sinapit niya ito, yung bang ulo, at hanggang ngayon hindi pa nakikita yung ulo ng inyong pong anak. I'm sorry, mama, na ulitin ko ulit banggitin to. So, ibig sabihin, matindi po yung galit sa kanya. Kaya nga po, marami kami ginawang pag-imbisiga kanina. However, nabanggit niyo kay Odette a while ago na yung tatay niya po may sinasabi tungkol dito kay Harjan? Nasabi niya sa Bumbo na sinasabi ng mga tao daw na nagagamit yung anak ko, pero wala naman silang ebidensya, Idol. Okay. So, saan galing po yung balita na yung anak nyo ay gumagamit? Kapit tao lang naman dito, Idol. At yan po ay na radyo pa, na-announce sa radyo. Yung asawa ko lang nagsabi na sinasabi ng mga tao, Idol.
So, ibig sabihin, pag sinasabi ng mga tao, dumilitaw na parang kalat na sa komunidad dahil na radyo eh. Bombo is radyo yan eh. So, kapag na-bombo radyo siya, meaning, kalat na sa inyong komunidad na ito pong inyong anak ay gumagamit. Tama? Yung o, ano involved, lang dito. Yung, involved sa... Kapitbahay lang namin, idol. Okay. However, gusto ko pong linawin na sa mga manonood. Chinek na po namin sa barangay, chinek po namin sa PNP, maging sa PDEA. Wala po sa watchlist ito pong biktimang si Harjan. Sandila po na yan. Kausapin naman natin si Leia Salungkit, yung amo ng namatay. Pinsan po ito ng biktima na kung saan siya po ay naninilbihan bilang driver nila. Magandang umaga po, Ma'am Leia. Ma'am Leia, ano po talagang trabaho ni Harjan sa inyo pong kumpanya? Driver po siya, idol. Yung sakyan po na sinukuan ng gulay. Nakarga po siya ng gulay tapos idiniliver po siya sa Trinidad. Kumusta naman po siya bilang driver ng gulay po ninyo? Mabait naman po siya, idol. Wala ho ba kayong mga napapansin na mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais, kakaiba, tulad halimbawa siya po na-involved sa mga gulo o meron pong mga taong pupunta dyan at inireklamo siya o siya po sinumbong sa barangay, etc.? Mabait naman po siya, idol. Wala naman po siyang pandito, kinakaaway po. Never po siya nagkaroon ng kaaway dyan sa inyo? Wala naman po, mabait po siya dito. Okay, gaano po siya katagal nagtrabaho po sa inyo, ma'am? Isang buwan po. 1 month na. Opo. Very important information po ito ibibigay nyo na kapapasa lang po sa akin. Now, napansin nyo rin po, kasi tinanong ko lang kanina sa inyo, sabi nyo, wala, mabait siya, etc. Kami po naging bisiga lamang, tinutulungan lang po namin yung nanay po ni Harjan. Now, sabi nyo, meron daw pong madalas na tumatawag kay Harjan. Opo, sir, idol. Okay. Meron po. Yun lang po yung napansin ko, yung cellphone niya lang po. Palaging may tumatawag. Ilang beses sa isang araw po yung pag tinatawagan si Harjan, kung sino man yung taong yon? Uras-uras na may tumatawag po eh. Hindi ko po alam. Okay, so ibig sabihin, na-interrupt na po yung kanyang trabaho dahil may tawag ng tawag? Opo, parang hindi ko alam po. Kasi palaging may tumatawag. Hindi niyo po tinanong sa kanya dahil bilang isang amo, oy, Harjan, sino ba yung tumatawag and na abala na yung trabaho mo sa kasagot sa telepono? Tinanong ko po, pero wala. Hindi niya po sinagot. Pero napapansin niyo ho ba na bago mangyari itong pagdudukot na medyo balisa siya or konsumido talaga, problemado? Wala ba siyang pinagkikwentuhan dyan na malalapit niyang katrabaho? Wala naman po, sir. Okay. Ano po yung mga kaganapan bago mangyari po yung pagdukot sa kanya dyan po sa kanyang workplace? Nagkarga po ng gulay po. Idiniliver po kasi sinagahan siya po. Tapos nagpa-Trinidad po, sir. Pinatitigil ni tatay si Nanay Linda na magsalita. Okay, we understand that. So, ito, may bago. Si nanay po, binabantay ng telepono dahil si tatay mismo ang nagsabi kay nanay na tumigil na magsalita. Okay, but take note, si nanay po ang lumapit sa amin, nagpapatulong para imbestigahan po itong pangyari. Pero now, we cannot stop nanay kung siya po ay ayaw na pong magsalita. Okay, nandiyan na ulit? Okay, nandiyan na ulit si nanay. Nay! Pasensya na po, nay, ha? Kasi tumutulong din po kayo pag-imbestiga dahil inilapit niyo po sa amin to. Nais po namin makatulong lamang. Nay, anong kasabihin ko? Ano pong sabi ng papa ni Harjan? Alika po dito, ate. Hindi na, dali. Pwede mo makausap si tatay, nay? Pwede makausap si tatay? Nay? Opo. Okay. Kasi kanina, sinasabi po ni nanay kay Odette, isa sa mga staff po ng Idol Action, na meron daw alam si tatay, kaya lang si tatay ayaw daw magsalita. Alright. Nay, kailangan po natin to, nay. Pasensya na, nay. Yung mga impormasyon na binibigay nyo sa amin, importante po yan kasi po, bukod po sa inyo, libo-libo po yung mga nagtag po sa amin mga netizen dahil gusto na pong paimbestigan at itong nangyari sa anak nyo para matulungan po kayo. So, pasensya na, nay, kung naging makulit po ako at tanong ako ng tanong, para naman masatisfy po itong mga netizen na nagtagpo sa amin, nagsitag sa amin, na gusto lamang pong matulungan kayo. Okay, Nay? Nay, pwede ba makausap si tatay? Idol, pwedeng i-receipt mag-usap kami muna, sir. Natatakot ako, sir. Okay. Sige, ma'am. Sige, hindi ko na pipilitin. Okay, naunawan ko yan, ma'am. Pero, ma'am, kayo ba'y kinausap na ng mga pulis?
May mga pulis na ubang kumausap sa inyo. Nay. Oh, Idol. Okay, sige. Nay, I'll let you go, Nay. Ayoko nang pahirapan ka pa. At alam ko, naging madamdamin sa inyo, marinig pa yung ulit yung mga bagay-bagay tungkol po sa inyong anak. Lalo pa, masyado malagim yung nangyari po sa inyong anak. Major Eddie Bagto, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po, sir. Naimbestigan nyo na po itong kaso ni Mr. Lagman? So, sir, undergoing pa rin ng investigation natin sa kaso ng Lagman, sir. Nakausap nyo na ho ba itong tatay ni Harjan? So, sir, nakuha na natin ng investigation, sir. Ano pong sabi? Ano po yung mga impormasyon na mahalaga sa pagbigay ng solusyon sa problema ang inyo pong mga nakalap? Ang pinupoint lang niya dyan, sir, sa statement niya ay may naririnig siya sa anak niya na gumagamit. Yun ang punto ng statement niya. At minsan ay ito ay inunfulta pero walang imit yung anak niya. Ah, okay. Sabi rin po kasi ng amo ni Harjan, yung pinsan po niya na pinagtrabaho niya, na sa work daw, oras-oras halos may tumatawag daw po kay Harjan. Ito ba nakarating sa inyo impormasyon? Wala pa ng impormasyon na ganyan, sir. Nakausap niyo na po yung amo po ni Harjan? Po, sir. Yung mga kamag-anak din po? O, yung kamag-anak. Okay, yung sige. Amo. Okay. Wala ho bang CCTV sa area para makita po yung mukha ng mga dumukot? Kasi yung plate number, I understand, fake po yun at ninako lang po yun. Wala ho bang mga CCTV sa area para at least man lang may flash po natin yung mga mukha nitong involved sa pagdukot? Hindi, may sponsor, may binigay na po. Ayan po. Ayan, okay. Ayan. Kitang-kita po natin, paki-zoom in lang natin. Yan yung mga litrato. Okay, itong isa, nakababa pa yung mask niya. Alright. Okay, doon po sa mga manonood, ayan po, nakita po yung ilan sa kanila, nakababa po yung mask, ito, naka-brown stripe, naka-sombrero, at ito, yung isa naman, naka-brown, ayan, nakababa yung mask niya at kitang-kita, very clear. Siguro ito na isubmit na natin sa PNP. Sige, Major, I'll let you go. So, pakimbisigal ang Major, and then, kapag meron pong bagos, sana po, agad-agad, ma-informan niyo po yung kamag-anak, lalo na po itong sinanay na nag-aalala po masyado. Okay? At kung pwede po, Major, dahil tatakot na takot po itong pamilya, baka naman po pwedeng bigyan po ng seguridad. Meaning, baka po pwedeng ikut-ikutan niyo po itong bahay ng pamilya Lagman nang sa gayon hindi po madamay ang mga kamag-anak na wala namang kinalaman sa mga aktibidad, kung meron man, ni Harjan. Okay, sir? Sir, palaking lahat yung ginagawa yan at pungkulin din natin na isikyo sila. At kung tutusin, mga 2 kilometro lang ang layo niyan mula dito sa istasyon yung pinangyarihan ng krimen sa bahay nila. Oh. Mga 2.5 kilometers. Oh! Malapit-lapit lang. So ano nangyari? Ba't hindi agad kayo nakaresponde kung malapit lang? Hindi. Ganito yan kasi sir, ang pag-report medyo nahuli. Ah, okay. Hindi, I understand. Nagbibiro lang ako, Major. Of course, malayo-layo din yung 2.5 kilometers. And then, syempre, pag makarating sa inyo yung impormasyon ng pagdukot, malayo na yung mga nandukot at nakatakas na. But importante rito, Major, sana keep on investigating hanggang sa magkaroon kayo ng magandang lead at yan ay pakibato sa proper authorities. At the same time, impormahan po yung pamilya. And lastly, kailangan po naman, masecure po natin yung kaligtasan ng pamilya na wala namang kinalaman, sinabi ko kanina pa, sa mga aktibidad ni Harjan, kung ano man yung aktibidad na yon. Okay, sir? Okay, sir. Salamat po, Major. Asahan po namin, Major. Okay. Maraming salamat din, sir. Ulitin ko po, kinausap na po namin yung PDEA, maging sa barangay, wala raw po talagang record na masama etong si Harjan. Okay? Anyway, tutuloy pa rin po namin pag-imbisiga hanggang mamaya po sa Wanted sa radyo. Magtatawag pa rin po kami ng ilan sa mga otoridad natin na maaring makashed light about this incident, and then isi-share po namin ito sa pamilya at doon po sa mga netizen na very curious kung ano talaga nangyari, na mga nagsitag po sa amin na umabot na po ng libo-libo as of now.
Okay, MJ, ano sabi ng netizens? Nako, idol, ito napakadaming conspiracy theory ng ating mga netizen, ano? Ito, una, no, sabi ni Maylan Hoson, two things, idol, may alam si tatay or nabantaan o tinakot daw sila. Pati sila nagko-conclude na sila sa mga ipinresent na reklamo sa kanila, no, ngayong araw. Si Mary Povey naman, Diyos ko, nakakakilabot naman yung iyak ni nanay. And sana po, magawan daw ng paraan. Ay, yung iba naman sinasabi, baka raw may pinagtatakpan, kaya raw pinatigil si nanay. Ganun yung sinasabi nila. At yung iba, sabi nga parang may kakaiba sa nangyayari sa kanila, parang takot at takot sila, mukhang di basta-basta yung kaso nila. Idol, sana matulungan daw sila. But to top it all off, idol, and to round this up, sinasabi ng mga netizen, kahit daw naipit, eto ano, ang anak niya, dapat mabigyan ng hustisya. Yan ang sabi ni Lorna Matimtim. Yan, idol, ang sabi nila. Back to you dyan sa studio. Okay, thanks MJ Marfori. At magbabalik pa po ang Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap Itulpo in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap Itulpo in Action. Isang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino, dahil meron tayong mabuting Rapitulpo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging dahilan kung bakit ako'y nandito. Tama. Hanggat merong inaapi, ay merong Rapitulpo. Right. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap Itulpo in Action. Katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap may solusyon, ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa, na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay, pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oh, di ba? The best talaga, ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rapitulpo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Support ako sa ibo o Serapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap Itulpo in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap Itulpo in Action.
Okay, bigyan na ng tulong 10,000 pesos sa mapalad na sumagot ng tawag namin at nanonood. Siyempre, very important yan. Hati sa atin ang ATC Sosi Ascorbic Acid 500 milligrams at murang-mura lamang 350 bawat capsule. Mura pero siksik lignig pagdating po sa pagbigay proteksyon sa ating immune system. And now, nadial natin 10,000 pesos. Santo. Malayo-layo. Ang layo nito. Kailangan pa mag-jet plane tayo para marating natin ang kanyang lugar. Oh. At dial and magpapanggap. Sino magpapanggap sa inyong dalawa? Ako po, idol. Mm-hmm. At ano ipapanggap po? Maniniyal po sa fruit salad. Maniniyal fruit salad. Sige. Ano kaya hopya mani popcorn? Okay. Bumili kayo ng hopya mani popcorn. Kailan bayaran nyo na? Nako po. Nako po. What's happening? Nako, 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 nako. Nako, nako, nako. Isang ring na lang, tapos tablado na! Boom! Stop! Wala. Natin magawa. Tulito lang tayo. Siyempre, pagkatapos ng 10,000, ang sunod niyan, 15,000 pesos! Ito naman, medyo malapit-lapit po. Pwede tayong magtirador. Yung talagang mahabang slingshot, pok, tatama ng bubong ng bahay na ito. Oh. Hindi masyado malapit, hindi masyado malayo. Gitna lang, medya-medya. Sige, tawag na natin. Hatid pa rin ng Sosi. Pampalakas na inyong resistensya sa panahon ng pandemya. Ascorbic acid, vitamin C, 350 lamang per capsule. Murang-mura, pero siksig-liglig pagdating sa protection. Panggap pa rin? Hopya mani popcorn. Hello? Hello po. Hello ho, kukunin ko na po sana yung bayad sa hopya mani popcorn. Hala, nanonood po ako ng TV. Yes! Yes, yan ang gusto ko. Panoon natin ang kanyang video. Gusto ko po sana humingi ng kaunting tulong sa inyo. Kasi po dalawang beses na po kasing ano, na-stroke si mama. At hindi na po siya makalakad ng ayos. Hihingi po sana kami na pambili ng wheelchair sa inyo. Hanggang ngayon po sa simbahan pa po kami nakatira dahil po yung bahay po namin ay sira pa ang sahig at puro butos pa po ang bubong. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat. Okay, madam! Bago mag 3 p.m. darating na po sa inyo ang 15,000 pesos. Congratulations po, ma'am! Maraming salamat po. Wala nga naman po, ma'am. At meron tayong accomplishment report. Good morning, Sir Rafi Idol. Merry Christmas po. Marami pong salamat at nakuha ko na po yung napalanan ng 50,000. Malaking tulong na po ito para sa pagpaggawa ng bahay namin at mapapayos ko na po yung tagpi-tapi ng bahay. Marami pong salamat din po sa Sosi na pampalakas resistensya sa panahon ng pandemya. God bless po. Merry Christmas po, Idol. Merry Christmas din po. Maraming salamat po. Okay. At sa mga gustong sumali, paano ba yan, Chamarks? Yes, Idol, mga kapatid. Ito ang garantisadong paraan para makasali sa tulong ni Idol sa pamamagitan ng cellphone video. Ipakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat-dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol Rafi. I-send ang video kasamang yung contact number sa Rafi Tool for Action Facebook page o sa rafitoolforaction@gmail.com. Siguraduhin bukas ang inyong cellphone kapag tumutok kayo dito sa Idol in Action sa 1PH Signal Channel 1 at sa TV5 mula 10:30 ng umaga dahil malay ninyo nyo, kayo na ang sunod na tatawagan ni Idol. Huwag din kalilimutang i-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at Rafi Tool for in Action. At magbabalik pa po ang Idol in Action.
kasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Nag-iisang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong sarap maging Pilipino, dahil meron tayong mabuting Rapi Tulfo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging daylang kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rapi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin ano mang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Katumpi ng naaapi ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Bawat sumbong may solusyon, ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa pumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oh, di ba? The best talaga, ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rapi Tulfo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Support ako sa ibo o Sir Rapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Katumpi ng naaapi. Idol Rapi! Salamat! Thank you, Idol Rapi! Idol Rapi! Hi, Idol Rapi! Idol Rapi! Salamat! Idol Rapi! Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Katumpi ng naaapi ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. At meron tayong random tulong for the second time. At syempre, di tulad ng naunang random tulong na cash at manok lamang, dito merong surprise gift. Sa maswerteng matatawagan ni Yumi and Yuki, anong tawag sa inyong dalawa? Bearer of good news. Para kang kambal, bearer of good news. Tama nga naman, tumpak na tumpak. Siyempre, ako, huwag ka muna mag-dial. Hindi pa napindot. Oh, napindot, okay. Baka mamay, dinadial mo na dyan mga Ponce Pilato mo. Ponce Pilata. Hindi pwede, ako mismo. Kasi yan ang request ng mga netizen.
na baka raw, hindi naman sa diskumpiyado sila sa inyo. Baka meron ako yung ginagawa magic-magic dyan. Ako hindi ako magmamagic. Alam nila yan. Oh, diba? Tingnan ko. Okay. Ako nga muna mamimili. Ano bang maganda rito? Ha? Gusto ko yung medyo unique eh. Yung, oh, ito, unique na unique. Oh, sobrang meron pang rainbow. Yan. Ayun. Yung may rainbow. Okay. At the end of the rainbow is 5,000 pesos cash plus manok uling roasters. Yan yung hatid na swerte ng rainbow na iyong pinos. Because of the rainbow, yan tuloy. Makakatanggap ka ng 5,000 peso. At sino yan? Si Nel. Nel. Opo. Sino ka nga? Ang pangalan niya? Nel. At yan ba yung number niya? Okay, dial. Okay, si Nel. Nel. Okay. And fire. Hello, Nel. Have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. The number you have dialed. Nalusaw yung rainbow? Oo nga. One more time. One more time. And go. Aba. Pinapatay, pinuputol. Okay. Ayaw niya. Well, ganun talaga ang buhay. Kuminsan, may mga taong is either unattended or out of cup. Meron ba yung mga taong na yung pera na naging bato pa? Yung bang palay lumalapit na sa tuka niya, dinura pa. Ganun ang nangyari ngayon. Yung palay nandun na sa tuktok ng ano niya eh. Ng tao yung tuka. Oh. Tapos, hatching. Hatching. Oo nga. Ang galing mo ah. Oo nga, pwede. Tama, sige. Pila ulit tayo ng bago. Ngayon, ito. Puro. Ah, okay. Ayoko yung kulay na yan. Hmm. Gusto ko itong kulay na ito. Ito. Tika mo na. Ang daming heart mansanas. Yan! Okay. Heart at saka mansanas. Kausapin natin kung sino siya. Anong pangalan? JR Aydan. Si JR. Sige. Oh. Si JR, tawagin na natin. Bilisan, pakibilisan. Bago tayo maubusan ng oras. Hmm. Si JR. Tagas lang si JR? Kawain si Isabela? Hindi. Kasi may kilala akong JR. Ano ba nangyari sa inyo? Please try your call later. Okay. Talagang ayaw nyo ng pera. Itong isa, nasa loob na lang ano? Na ano, yung... Nangalangala na. Tapos na-dual. Okay. Sige. Ito pa isa. Anong mangyari sa isa? Ano pa nangyari ngayon? Ha? Ito. Yan. Ito, may saging. Ano ba yung saging ba yan? Hindi, saging ni Pasing. Ha? Sige pa, padala pa kayo. O, ito. Panibagong rainbow. Iba to, ano? Hindi to. Ha? Sino to? Yan, idol. Bago po yan. Bago to, may rainbow ulit. Sige. Sige natin, yung pangalawang rainbow. Ayaw nyo? May message kayo sa amin, tapos mamaya, pinapatay yung cellphone nyo. Ano nangyari? Sino pangalan? Jewel, Aydan. Jewel. Aba. Oh. Jewel of the night. Ah, ito na siguro talaga. Ito na si Jewel. Pakibilisan, Jewel. Naubos yung oras namin dito sa random tulong. Talagang. O baka naman, isa sa inyo may balat sa puwet ngayon. Wala kaya, po. Joke. Eh, kasi gusto ko talagang may mananalo. The number you have dialed is seryoso? Unattended or out of coverage area. Please try your call later. Totoo ba to? Three in a row? Unattended or out of coverage area. One last time. Ano ba nangyari? May signal. Tayo bang may signal? May signal 4G pa. Oh, 4G pa. Oh. Sige. Ito. Yan. Ano ba to? Three in a row? Anyari. Okay. Game. O baka na-hack tayo. Na-hack yung ating telephone lines dito. At inahara. Okay. Ito idol si Lovely po. Lovely. Ito panalo na to. Oh, ayun, see? Sabi sa'yo sa pangalan na lang. Ikaw namili noon. Ikaw po. Ako namili. Yung tinuro ko. Okay, Lovely. Oh. Oh, tapos hindi mo sasagutin. Hello, Lovely. Lovely? Hello po? I'm having a lovely day! Congratulations! Hello si Lovely! Para tayo talaga itong 5,000. Ibig sabihin, meron kang pangailangan, matindi pangailangan siguro. Kumusta po kayo? Tagasan po kayo, Ma'am Lovely? Di pa po siya, sa Taguig po. Maraming salamat po. Ayun. Ano pong trabaho niyo, Ma'am Lovely? Sa ngayon,
sir, wala po sir. Oh, kasi kaya... ano po sir, nanganak po kasi ako sir, kaya natigil po. Oh, kaya pala talagang para sa itong 5,000 pesos, meron ka pang lechong manok. Ano po yung paborito kong manok, ma'am? ano sir, only roaster po. Sa sobrang? Sa sobrang sarap, pasensya na. Ma'am, ito ngayon, napakaswerte mo talaga dahil bukod sa 5,000 pesos cash at saka sa uling roasters na lechong manok, ito dahil awesome ka, meron kang Signal TV, meron niyang prepaid HD box, satellite dish, free installation at libreng load worth 3,000 pesos. Gusto niyo rin bang i-level up ang inyong viewing experience? Kung meron kang satellite dish, kuha na rin po ng Signal prepaid HD box sa pinakamalapit na Signal dealer. 900 pesos lang po, marami ng awesome channels. Kung may lumang Digibox, hindi, kahit hindi Signal, meron agad yan 100 peso discount. May promo na buy one month, get one month load. So make the awesome switch today. Ayun. Congratulations, ma'am! Ingat po palagi. Okay. At meron tayong accomplishment report. Hello po, Sir Rafi. Ako po yung nanalo sa hulaan segment. At nakuha ko na po yung pinadala niyong 12,500 cash. Gagamitin ko po ito sa online class ko tsaka pambili po ng gamot ng papa ko. Thank you po! Thank you rin. Thank you rin. Okay. Wala ba tayong ano kay Chang Marks? Yung promo ng Signal? Sasabihin ni Chang Marks? Ha? Kayo atang napapagod. Ako, walang kapaguran. Kayo, pagod na agad. Chang Marks, sa mga Signal subscriber na may pamasko sa inyo, ang Signal TV. Ano ba yan, Chang Marks? Tama ka, Idol! At mga kapatid, yan ang Christmas Channels Blowout para more fun ang inyong panonood ngayong holiday season. Simula ngayon din mismo, ha? Hanggang Enero a uno, magkakaroon kayo ng higit 100 channels to choose from. Kung postpaid subscriber kayo, matik na yan basta on time kayong magbayad. Kung prepaid subscribers naman, 30 pesos lamang po yan for 2 days. Pero kung gusto ninyong mas galante sa halagang 300 pesos lang, hanggang January 1 na ang access ninyo sa napakaraming channels. Para sa iba pang detalye at mas marami pang awesome promos, pumunta lamang sa Signal.tv. Wala nang kaso. At eto, na-miss ko ito. Dito tayo sa segment na magbibigay po kayo sa ating mga bayani abroad. Live mula Hawaii, USA, si Ma'am Juan Galano. Madam, magandang umaga po. Ma'am, anong oras po dyan? Hello po. 5:30 po ng hapon, sir. 5:30 ng hapon. Okay. Opo. Kumusta po yung weather dyan? Okay po. Malamig na po. Ayun. At, ma'am, pwede ba namin makita yung surroundings nyo kung okay lang? Kayo okay ho, yung katayo sa harap ng bahay nyo? Okay. Opo, eto po ang harap ng bahay namin. Pwede ko ba makita yung bahay sa Amerika? Anong mga bahay sa Amerika ng mga Pilipino natin, kababayan dyan? Ang ganda naman bahay mo, ma'am. Cute, ah. Okay? Opo. Tsaka may mini garden din po ako dito. Oh, ano po mga tanim? Wow! Ang ganda naman. Ano po ang tanim niyo? Ano mga tanim sa mini garden niyo po? Mga succulent po. Ayun. Oh, meron pa kayong aso. Ayan. Opo. Okay. Anong trabaho niyo po, ma'am? Nagtitrabaho po ako sa Marriott International Hotel po, sa laundry department po ako. Marriott Social. Opo. Okay. Tapos si Mister, saan po nag-work? Sa Marriott din po. Groundskeeper po siya. Ah, pareho kayo sa Marriott. Very convenient. So, tipid na sa sasakyan. Okay, pwede na kayo sumasabay sa papuntang work. Ilan po anak nyo? Isa lang po. Okay. Gano'n kayo katagal sa, ano po, sa Hawaii? 8 years na po, sir. 8 years na. Dito sa Pilipinas, saan po trabaho nyo noon? Wala po. Oh, okay. Wala po. Ayun, yun yung anak ni ma'am. Pakita natin yung anak ni ma'am. Ayun, nakaupo sa Christmas tree. Ayan. Anong pangalan po ng anak ni ma'am? Walter Jr. po. Ayun. Okay. So, ma'am, ano pong pinagkakaabalahan nyo dyan sa Hawaii kahit na po ngayong COVID? Ay, naka-stay home po kami kapag ganito kasi wala po kaming trabaho ngayon since long last March. Kasi na-furlough po kami. So, wala pong trabaho. So, stay home po. Okay. So, naka-quarantine lang po kayo? Opo. Kumusta naman po yung kalagayan dyan, sitwasyon dyan sa Hawaii?
pagdating po sa COVID-19 kung pag-uusapan? Dito po sa island namin, kami po yung pinakamababa ng kaso. Kaya lang, nung magmula po nung inopen po nila yung tourism, medyo nag-rise up po. Kaya yung mayor po namin dito, nilockdown na naman po niya to avoid yung mga kaso po. Okay, saan po kayo dyan sa Hawaii, ma'am? Anong island? Sa Kauai po. Sa Kauai, Kauai. The beautiful Kauai. Opo. Garden Island po. The Garden Island. Kauai is a very memorable place for me. All over na sa Amerika, pinaka-memorable po sa akin yan. Opo. Ma'am, tanong niyo sa akin kung bakit. Yes po. Bakit po? Sapagkat dyan kami una nag-date ng misis ko. Aba! Maria. Diba? Yan yung una out of the country namin. Nung magkasintahan pa lang kami. Okay, so ma'am, meron ka bang gusto i-shout out? Meron kang gusto mga batiin? Oh, yung family ko po sa Pangasinan, si mami ko, tsaka yung mga kapatid ko. Sa, may kapatid pa po ko dyan sa Valenzuela, si Jing Jing. Si mami ko sa Ate Jackie ko po, mga kapatid ko. Merry Christmas po sa inyo lahat. Ayun, okay. Now, ma'am, isa na lang po ma'am, baka pwede pakipit pati mga kapitbahay nyo. Tingnan natin, kano ba itsura ng Hawaii, ng Kauai dyan? Kasi maraming dapat mga bulaklak dyan. Okay. Opo, may mga kachika din po ako dito, si Dana. Ayun! Dana. Hello po! Ayan, ang ganda naman. Parang Pilipinas lang, ano? Opo. Oh? Opo, parang Pilipinas po paghapon. Parang nasa parang Subic, ganun, oh. Ang ganda. Si Mana. Hello, ayan. Ayan si nanay. Oh. Tapos, mga dito po yung street po namin. Okay. Dito po yung playground ng mga anak namin. Oh. Parang dito po yung anak ko. Oh. Ano po yun sa inyo? Parang subdivision? Hindi po. Street po. Mga ano lang po. Okay. Totoo ba ma'am, may nagsabi sa akin na dyan daw sa Kauai, wala raw pong mga ahas. Tama ba? Kauai ba yun? Opo. Wala po. Wala talagang ahas? Wala po, pero meron po yung centipede. Centipede. Bakit po walang ahas? Kaya ibig sabihin, pwede ka pumunta sa kagubatan, maggulong-gulong ka dyan, walang takot na matuklaw ka ng ahas? Wala po talaga. At bakit daw? Para sa kaalaman lang na marami. Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po alam. And sinabi sa amin ng tour guide, dahil marami daw dyan yung mongoose, yung snake eater. At saka marami daw dyan mga manok. Di ba ma'am, maraming manok nagkakalat dyan? Ay, napakadami po. Yung ba yung mga manok nagkakalat dyan, pwedeng pitikin kahit nino? Katayin? Ikukulong po ninyo ng 2 weeks para medyo marami pong fats. Ayun. O nga, totoo yan. Maraming mga manok doon sa Kauai, pag-alagala. Oo, napakadami po. Napakadami pag-alagala. Pag-alagala, punta ka dyan sa kalsado, kung minsan businahan mo, walang nagmamayari. Di ba ma'am, walang nagmamayari? Wala po. Oh. Kaya kung sa Kauai, walang magugutom doon. Wala ng ahas, wala pang, madami pang manok. Okay, sige ma'am. Isang tanong na naman po. Paano niyo po i-celebrate ang Pasko? Kami-kami lang po. Masaya kahit na may pandemic po. We make sure na masaya po kami, family, ganun. Ayun, okay. Sige ma'am, salamat ma'am sa kipag-usap sa amin. Thank you po, sir. Merry Christmas po ulit. Ingat po kayo dyan. Stay safe. Mabuhay po kayo, madam. God bless po. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye. Aloha. Aloha, aloha. At magbabalik pa po ang Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rocky Tulfo in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rocky Tulfo in Action.
Kung nag-iisang pambansang sumbungan, na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, di bigyan ng pansin, kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino, dahil meron tayong mabuting Rapitulpo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging daylang kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rapitulpo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatakapati. Ano man ang sumpong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rapitulpo in action. Katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rapitulpo in action. Bawat sumbong, may solusyon, ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa, na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay, pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oo, diba, the best talaga, ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rapitulpo, kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali, suporta ko sa iyo, buo si Rapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumpong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rapitulpo in action. Katumpi ng naaapi. Idol Rapi, salamat! Thank you, Idol Rapi. Idol Rapi! Hi, Idol Rapi! Idol Rapi, salamat! Idol Rapi! Ano man ang sumpong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rapitulpo in action. Katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rapitulpo in action. Isa kayo sa naging daylang kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rapitulpo. At mausap po natin si Mary Angela Canseco. Magandang umaga po, Ma'am Mary. Magandang umaga po, Sir Rafi. Si Mr. po ay isang software engineer. Pagkaganda-ganda ng kanyang trabaho, kaya lang hindi magandang kanyang ugali. Tama po ba, ma'am? Opo. At nasaan po ngayon si Mister? Nasa ano po, Siretos, Camellia, Canituan. At sino po mga kasama niya doon? Mga barkada po. Yun. Yun lang. So, ibig sabihin, mas inuuna niya po yung barkada kaysa kanyang pamilya? Opo, ganun po. Napag-usapan niya na po ba itong problema niya? Opo. Actually po, Sir Rafi, before po siya na umalis dito sa bahay ng mga magulang ko, nakipag-usap po sila kasama yung tita niya. Okay. Tama. Pumunta po, nag-arap-arap po kami. Okay. Ang sabi po ng asawa ko, hindi pa daw po siya sure na nilipat, pag-iisipan. Kasi po nag-advise po sa kanya yung mga magulang ko na kung may balak kang magbukod, dalhin mo yung pamilya mo. Yun po. Tapos yung tita naman niya po, sabi niya, baka in the future, magka-okay kayo talaga, ganun. So, para po sa amin na, bakit
kailangan pa sabihin na in the future, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin hindi siya sigurado? Hindi po siya sure. Opo. Ma'am, sandali po ma'am, kausapin natin si Hill Jordan Canseco, si Mister, at nasa telepono na po. Sir Hill, magandang umaga po, Sir Hill. Magandang umaga po. Sir Hill, sa kabilang linya po si Mrs. at siya po ay nagtatampo po sa inyo. Inuunan niyo po yung barkada kaysa yung pamilya, sir. Opo. Eh, ba't ganun, sir? Sir, hindi po, sir. Kasi yung sinasabi niya ng mga kasama ng barkada, sir. Nung pinalayas niya po ako ng bahay po ng Serapi, wala po kasi akong pamilya dito sa Cagayan, sir, sa probinsya nila. Ang malapitan po ng talaga, yung ninong anak po namin, yung pinakilala mo na kaibigan niya rin po, yung kasama po namin. Okay. So, sabi ko, tol, pinapalayas kasi ako, okay lang ba? Tuloy muna ako sa inyo. Ano po kasi yun, away mag-asawa lang, syempre po, hindi naman po ibig sabihin na lumayas ka, ganito, ganyan. Ano lang po ba na, kasi po, ganito po yan, kaya ko po nasabi yan, kasi nainis na din po ko, sabi niya po eh, mag-ano lang daw siya, cool down, ganyan-ganyan, kasi po nag-away na, may away po kami, ganyan. Tapos sabi niya po, magpa-cool down lang siya doon, doon siya tambay-tambay, tapos tinanong po kami ng mama ko na kausapin, mag-usap kami, i-patch up kami, tapos eh, wala po eh, kasi nung nakipag-usap siya, nakainom, tapos sinabi na, sinabi ng mama ko na, mag-usap pa kayo, ganito, ganyan. Ayusin okay, niyo, huwag na kayo. Sir, ano po? Gusto niyo pang kausapin si Mrs.? Baka ito na po yung time na mag-usap kayo na masinsinan, on air, at para naman magpapasko pa man din, eh bago po magpasko, kayo po'y buo muli. Pwede ba? Sir, kausapin niyo po si madam. Ang tanong ko lang sa'yo, Jordan. Ano yung decision mo? Kasi pinatawag mo ako sa barangay, sabi mo, gusto mo makapag-usap tayo para makapag-decide sa pamilya natin. So, ilang beses ka nang tinanong sa barangay, dalawang barangay na napuntahan dito. First of all, Angel, sana inisip mo din sana bago ka pumunta kay Sir Rafi, inisip mo sana yung anak natin, Angel. Ako okay lang ako kahit anong sabihin ng ibang tao, pero pinaabot mo pa talaga hanggang dito. Hindi mo ba naisip na anong isipin ng ibang tao? Kapilay ng anak natin, pag lumaki yan, maririnig masakitin niya, maririnig niya, ganito yung nangyari. Naisip mo ba yung Angel? Palagi mo sinasabi sa akin na iniisip mo palagi yung anak natin kapag nag-decide ka. Pero ano to? Sige, tatabihin ko ngayon ha. Ano, mag-usap tayo sa Bouncy. Anong sinabi ng Bouncy sa'yo? Ang taas ng patid mo, matigas yung ulo mo. Tapos, lumabas na yung totoo mo, ano yung feelings mo. Sabi mo, ayaw mo na. Pupunta ka na lang abigado. Kasi kipag-iwalay ka na. So dapat, ako, yung narinig ko pa lang yung Angel, alam ko na, wala na tayong pag-asa, Angel. Kasi, Hindi, kasi Jordan, inihinangin mo kami, wala kang sinabi na, hiwalay na tayo, ganyan. Sinabi mo lang na, babalikan mo kami kung magkaayos tayo. Bakit pa kailangan sabihin na kung magkakaayos tayo? Tapos sasabihin mo, isipin ko yung anak natin. Ikaw, inisip mo ba yung anak namin before, na anak natin, before ka umalis, na isama yung barkada? Tapos ngayon, nagsinungaling pa kayo, sabi mo, nakisali ka lang, ganito ganyan, nakapangalan doon sa barkada mo. Tapos ngayon, ikaw yung rent owner kasi ikaw yung may malaking sweldo o ano yun. Tapos pinablock mo pa kami doon sa Camellia. Ano, hindi mo kami pamilya? Tapos hindi ka nagsabi ng exact address? Ano yun? Hindi mo kami pinagpataguan kung pamilya mo tingin sa amin, ganyan. Iniisip mo din yung anak natin. Tapos, ng babae ka. Tapos, pinagsasabi mo din na hindi mo anak yung anak natin. O, inisip mo ba yung anak natin? Sabihin mo nga sa akin kung totoong iniisip mo yung kapakanan ng anak natin. Yun. Hindi. Sa akin mo isisisi yung ano mo. Yung mga blame na nagawa mo. Kasi, kung totoosin, tatay ko, haligi ka ng tahanan. Ano sinabi sa isang barangay? Ano mang sabihin sa'yo? Ganto ganyan. Meron po mensahe sa inyo si Lisa Espartero, sir. Sabi, panindigan mo ang anak mo, kuya. Okay. May mga netizen po, sir, na hindi po natutuwa sa pangyayari at kayo pong sinisisi. Now, sir, magpapasko pa man din. Baka pwede, sir, magbalikan na kayo, sir. Ito na po yung time na yun. Sir, siguro po sa mga viewers, sa mga nakikinig po kasi wala pa masyadong ano. Marami din po kasi akong pwedeng ebidensya, sir. Kasi, ang sa akin, sir, kasi, ganyan yung sinasabi nila sa on-air. Okay. But, yung din sa Bouncy, ibang-iba po talaga yung mga statement po nila. Kaya, ang ginawa ko po ngayon, kumuha po talaga ako ng mga
pinaprint yung mga screenshot ko po. Kasi sir, ito yung palagang yung reklamo sa bounce sir. Puro pera, pera, pera. Ganito yung reklamo nila. Una, pinakauna sir, nagbibigay po ako ng sustento sa anak ko. Okay, so sir, sandali lang sir. Ito, sinulat lang ni Odette. Hindi ko alam ba't ngayon sinulat. Dapat nung isang taong pa, nung isang dekada pa ito sinulat. Meron na po kayong kinakasamang iba, sir. Sabi po ni Odette. Ngayon po? Apo, sabi ni Odette. Nagising wala po, sir. Nagising na si Odette kasi kanina tutulog. Okay, may kinakasama ka na iba? Wala po, sir. Wala po, sir. Wala po? Opo, kasama ko lang, sir, yung mga tumulong talaga sa akin, sir, na... Nung pinalayas na po ko kasi wala po talaga ang paalam-alam. Okay, pwede natin pakita ang video? Okay, ayan. Sino po yan? Yung katabi nyo. Yung cute na girl katabi nyo. Oh. Nagsiselfie pa, kasama kayo. Sino po yun? Yun po sir, yung sasipa po yan sir, nung una po sir. Ano na? Aminin yung pagkakamali ko nung una sir, na... Nakapambabae po ko nung una, sir, nung nag-away po kami. Okay. Pero wala na kayo, sir. Sir, ganito, sir, bago tayo maubusan ng oras, sir, we will do our best na baka, sir, kami po ay mag-referee at alamin po namin kung ano talagang problema. And then, in the end, yung kapakanan po ng bata, we're after, para naman yung bata rito hindi po maging kaawa-awa. Okay? Sige, sir. Sir, kasi pupunta din po ako ngayon, sir, ng bawat, sir. Sige, maganda po yan. Sir, huwag mo ibabang telepono at saka mama, kakausapin po kayo ng staff at para doon sa gagawin po naming paglapit po sa mga kinaukulan para doon sa assessment and then in the end para sa kabutihan ng bata. Salamat po. Okay. At ngayon ma'am, punta tayo sa ating grand tulong sa pagbabalik ng Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rocky Tulfo in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rocky Tulfo in Action. Isang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino dahil meron tayong mabuting Rocky Tulfo. Handa kang pakinggan, handa kang gamayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging daylang kung bakit ako'y nandito. Tama. Hanggat merong inaapi ay merong Rocky Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin ano mang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatakapatid. Ano man ang sumpong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rocky Tulfo in Action. Katong pinang naaapi, ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rocky Tulfo. May solusyon, ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa, na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oo, diba, the best talaga, ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rocky Tulfo. Kasama
mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Suporta ko sa iyo, buo Serapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumpong nadala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Serapi tulpo in action. Ano man ang sumpong nadala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarapi tulpo in action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarapi tulpo in action. Okay, grand tulong na tayo, 25,000 pesos atid ng SOC, 500 milligrams per capsule, ascorbic acid, non-acidic, mura lamang 350 per capsule, pero, siksik-liglig pagdating sa proteksyon sa inyo po, immune system. Dahil na tayo, 25,000, hopefully, sasagutin to. Kapag hindi, 6 rings, papatayin na natin agad. Ha? Kasi, hindi talaga para sa inyo, ibig sabihin yan, para yan sa somebody else na mas nangangailan pa ng tulong. O, di ba? Tama ba ako? Okay. And, taga saan to? Naku, malayo to. Jet plane ang kailangan dito para marating natin itong lugar na ito. Sige, pakidial na Yuki at magpapanggap si Yumi. At anong panggap, Yumi? Seryoso? May isa pang number. Oh, pagbigyan natin, may isa pang number. So, doble-doble na natin ngayon? Ha? Doble-doble yung mga... Yung, kasi wala nakakuha ngayon, ano? Okay, so yung 10 maging 20. Yung 15 maging 30. Nakuha yung 15. Yung 10 lang, at saka ito, kung saka sakali. Sige, dial. And now, let's see. Malayo to. Ay, yun naman pala eh. Kaya naman pala. Sige, panggap na. Nasa palagay ka na, nag-aabang. Galit na galit ka na. Bilisan. Hopya, mali popcorn. Six rings. 4 na? 5 6 and stop. Kasi kung nanonood ka, agad-agad sinagot mo. So 50,000 na yung bukas. Bago tayo magtapos, may mga pabati ba kayo dyan? Siyang Marge at MJ. Yes, Idol, meron happy, happy birthday Lizelle Mercado at happy and birthday Eliezer Makatiag and Bobby De La Cruz. Wow, happy birthday po. Salamat MJ at saka Kang Marks. Mamaya, sasaya ulit kayo. Dance challenge. Kapatid, sampung araw na lang. Pasko na. Susunod na po ang Lunch Out Loud sa TV5 at Shared Cosim sa mga balitang magpapabusog sa inyong kalamahan sa Signal Channel 1, sa mga nanonood po by Facebook Live. Tutulang po sa Facebook page na 1PH para sa bagong link. Okay, Chang Marks, MJ, you can hear me. Showdown! Okay, 1, 2, 3.